Okay. So, start na po tayo, no? Magandang araw po sa inyong lahat. At kayo po ay nasa man kayo ngayon sa sulok ng ating daigdig. Nandyan man kayo sa Amerika o Canada or kung saan man, no? Sa ating mundo. Lalong-lalo na po yung nakikinig or nanonood dito sa Pilipinas. Binabati ko po kayo at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nakatutok kayo ngayon sa podcast ng Golden Treasure Skills and Development Program at layunin po ng programang ito na magbigay inspirasyon at pag-asa at makapagturo sa mga tao na pumapasok sa aming Facebook page, ganun din YouTube, sa aming mga YouTube channel. Pero syempre, hindi lang naman yan para sa mga kumbaga sa mga aspiring participants ng Golden Treasure. Ito rin ho ay para rin sa mga kababayan natin na nagnanais na matuto, no, sa kanilang buhay at madagdagan pa ang inyong mga kaalaman. At nang sa ganon, halimbawa, makapasok kayo at mapanood nyo po ang podcast na ito, ay mabibigyan kayo ng mga kaalaman upang magkaroon pa ng malakas na emosyonal at mental na stabilidad sa ating buhay. Nang sa ganon, ay magkaroon tayo ng matagumpay na approach sa buhay natin, ano man ang pagsubok na ating maranasan. Lalo na po sa panahong ito, no, na meron tayong mga pandemyang pinagdadaanan, ay kailangan natin yung mga tinatawag na mga encouraging words. No, yan. Okay. Dito rin sa programang ito, ay nagfe-feature ho kami ng mga... Actually, ngayon, wala tayong guest ngayon, no, bilang success story. At wala rin tayong iba pang panauhin, like si Miss Vernie, dahil hindi siya available ngayon. No, kaya ako lang po ang inyong makakasama sa araw na ito. Yan. Okay. Teka lang. Ang Golden Treasure, no, alam nyo ba, ay 23 years na po in the service sa pagbibigay ng mga kaalaman tulad ng pagtuturo ng mga skills kung paano gumawa ng mga particular na mga produkto, and then later on ay nagiging negosyo yan. Kung sino man ho yung nag-attend, no, lalo na po sa mga seminar. At dahilan po dito, marami na pong mga tao ang natulungan at nasalba ang kanilang mga kabuhayan o nasalba sa kahirapan at nabigyan sila ng pag-asa. At alam nyo ba, nagkaroon sila ng mga masaganang buhay dahilan sa mga natutunan nila sa seminars na inatinan nila sa Golden Treasure. Ang karamihan sa mga seminars, sa mga nag-seminar na yon, ngayon ay alam nyo ba, may sarili na po silang mga negosyo dahilan dun sa natutunan nila dito sa Golden Treasure. At dahil dito ay natulungan ang sambayan ng Pilipino sa para sa pag-unlad ng ekonomiya at ng ating bansa. O nga pala, mapapakinggan po ninyo ang programang ito any time of the day, no? So okay lang kung hindi niyo ngayon na ngayon po ay naka-live tayo, so balik kung hindi niyo po ito mapapakinggan ngayon, ay any time of the day mapapanood po ninyo at mapapakinggan nasan man kayo o ano man ang inyong ginagawa sa pamamagitan ng Facebook, YouTube, Spotify, IGTV, Apple Podcast, Player FM, iHeartRadio, ganun din sa Buzzsprout, Amazon Music, Rumble TV, at may bago na naman. Ayan, nakikita nyo sa screen, ano? May bago po tayo na kung saan mapapakinggan ninyo ang podcast na ito. At lahat po ng mga programa ng Filipino World Channel, ang bago po, mapapakinggan ninyo sa Dailymotion, ganun din sa Twitch TV. At dahil dyan, of course, ay patuloy ko pong binabati yung ating mga kababayan na nagda-download po ng ating mga programa dyan sa iba't ibang panig ng mundo, kagaya ng Amerika, Europe, France,
United Kingdom, no, lalo na po dyan sa London, ganun din United Arab Emirates, South Africa, Canada, and of course, dito sa Pilipinas, no, yung ating mga kababayan na patuloy na tumatangkilik at nagda-download, ay binabati ko po kayo ng isang napakagandang araw. Yan. So, bago ako magpatuloy, no, ay nais ko pong sabihin sa inyo ang ilan sa mga seminars na ginaganap ng Golden Treasure. Yan. Alam nyo ba, napakarami pong seminars na ginagawa ng Golden Treasure. Isa na po dyan yung soap and perfume making. Although ngayon, medyo ang ating sitwasyon dahil sa ito pa, lockdown, no po, pagka-lockdown at hindi inaallow yung pagda-dine-in sa mga restaurant, hindi ho tayo muna nagkakandak. Pero kapag nag-resume na naman yung ekonomiya, no, pag sinabing wala ng lockdown, okay, go na ulit tayo. Okay, so maliban sa soap and perfume making, lalo na kailangan ngayon yan, that essential, no? Especially ngayong pandemic, napatunayan po natin na very stable ang business ng paggawa ng sabon. Yan, so nagtuturo din ang Golden Treasure ng meat and fish processing combined with ice cream making. Ganun din yung car wash and the detailing business operation. Meron po tayong basic at meron namang advanced. Ganun din yung meron tayong baking and bakery shop business operation. Meron ding one day at meron ding 2 days. Yun po, no? At ganun din, meron din po tayong seminar about organic herbal soap making, urban farming, aromatic candle making, kakanin making, at ganun din yung meron tayong mga seminar about baking like artisan bread, pastry baking class, cake baking and cake decorating. At yung mga sa artist, mga artist naman dyan, meron tayong seminar on fresh flower arrangement at marami pa pong iba. At meron din ho tayong bago ngayon, the art of sushi making. Now, meron nagkakandak din ng Golden Treasure ng seminar tungkol sa mga paggawa ng mga sari-saring inumin or mga drinks. Katulad ng coffee shop business operation seminar, milk tea and frap shop business operation, ganun din yung paggawa ng mga fruit tea, meron din tayo niyan. At ganun din yung seminar tungkol sa coffee barista, of course mga takoyaki, paggawa ng takoyaki and Belgian waffle, at napakarami pa pong iba. Yan. Okay, so ngayon, actually hindi naman ho, medyo maiksi lang yung ating pagtalakay ngayon dahil wala nga tayong panauhin or guest. Pero syempre naman, every time, the reason ho kung bakit nandito ang programa ng Golden Treasure ay dahilan sa meron tayong episode topic, no? So every time na nandito tayo sa programang ito ay nagtatakil tayo ng mga episode topic, no? At ang ating episode topic for today ay yung actually, nasa How Time Flies, no? Nasa ano na tayo, episode 17, ano? At syempre, patuloy natin itong gagawin, no? Dahilan sa, para marami rin matulungan ng mga kababayan natin, kagaya na sinabi ko, magkaroon ng mental stability. Ang ating paksa na tatalakayin ngayon is how to overcome fear to reach your success. Yan. So, this is a very interesting topic kasi alam ko na marami sa ating mga kababayan ang nababalot ng takot. Lalo na sa maraming kadahilanan, takot sa pagninegosyo, no? Kasi napakaraming challenges eh na maaring ma-overcome ng isa kapag, lalo na kapag nagbe-business. At kahit na sa buhay, ano? Mga decision making, no? Maraming mga decision ang nagkakamali tayo, no? So kaya dahilan doon sa mga maling mga decision making na nagagawa natin sa araw-araw, nagkakaroon tayo tuloy ng fear or takot na baka every time na lang nagagawa ako ng decision baka magkamali,
at lalo tuloy mapahamak ako sa mga decision na ginagawa ko. So ang nangyayari tuloy ay hinuhold niya, no, yung kanyang akala niya ay yung nafe-feel ng kanyang gut feel na dapat niyang gawin, hinuhold niya yon kasi natatakot siya na baka magkamali siya, no. Pero sometimes sa buhay natin, okay lang din na magkamali eh. Kasi dun sa mga pagkakamali or decision making na gagawin natin, whether tama yan or mali, lahat kasi yan may matututunan naman tayo. Kaya okay lang din kahit na may magawa tayong mga maling desisyon. Yun. So yun po yung ating itatakel ngayon. Ano? Itatakel natin ngayon yan. Nang sa ganyan eh, halimbawa, meron kang takot sa paggawa ng mga desisyon, o di ano ba yung pwede mong maging inspirasyon para maging fearless tayo sa buhay. Okay, so halimbawa no, sa life natin, na-imagine mo na ba yung buhay na wala kang kinakatakutan, yung tinatawag na fearless? Actually, no, sa pagnenegosyo, ang isang attitude ng isang successful na business person or businessman ay yung pagiging fearless, no, na hindi ka takot. Hindi ka takot gumawa ng desisyon, hindi ka takot gumawa ng hakbang. Isa yan sa mga desisyon na isa yan sa sa criteria or attitude ng mga matatagumpay na mga negosyante. At biro mo no, kung ikaw yung isang tao na walang kinakatakutan, alam mo ba na if you are fearless, this will bring out the best version of yourself kapag fearless ka, no? Halimbawa na lang, no, a simple example, yung pagiging mahiyain. This is the best example of fear, no, yung pagiging mahiyain. Kasi kapag nahihiya ka, napakahirap i-express ang sarili mo. At dahilan sa takot na to, napakahirap i-express yung sarili mo. Ang mangyayari tuloy ay hinahide mo lang or kinikimkim mo sa sarili mo yung mga nararamdaman mo na sa tingin mo ay dapat mong gawin kahit na alam mong tama, no? Na iniisip mong maaring makatulong sa'yo. Kinikip mo lang yun, no? Kasi yun na nga, takot ka. So, hindi ka tuloy makapag-explore, no? Let's say, halimbawa, a simple example, yung produkto mo, no? Let's say, halimbawa, nag-aral ka sa Golden Treasure, so natuto kang, sabihin na natin, yung gumawa ng sabon, ano? Halimbawa, pag natutunan mo yung produkto na yan, tapos sa tingin mo, alam mo, maganda yung produkto, no? Naniniwala ka, maganda yung product, dahil na-try mo, na-test mo. At alam mo, na makakatulong ito sa mga tao, no? And most of all, makakatulong sa'yo, no? Makakatulong ito sa'yo. Pero natatakot ka na ibenta, no? Natatakot ka na ibenta. Kasi kapag ibenta mo ito, no? Unang-una, nahihiya ka mag-alok, no? Isa na yan, no? Yung fear na i-alok mo kasi baka mamaya i-reject ako. O sabihin, pintasan lang yung produkto ko. Pero alam mo, maganda. Pero takot ka na baka pintas-pintasan ka lang, no? Yan. So, ang nangyari nito, nagkakaroon ka ng tinatawag na sensitive skin o balat sibuyas, no? So, kapag ganyan, wala akong mararating, no? Puro planning lang ang mangyayari sa'yo niyan. Puro pagpaplano na, ibibenta ko to, pero pag ito na, pumasok na yung natatakot ka na, naku, baka mamaya pintasan lang to. Actually, marami akong na-encounter na ganyan eh, yung mga nag-aral sa, mga nag-aral din, no, sa amin. Kaya hindi nila yung may alok. Ang nangyayari na lang tuloy, pang personal use na lang nila, which is okay na rin kasi nakatipid, no. Pero yun na nga, yung kanyang dream na maging isang negosyante, hindi na nga rin nangyari. Kasi nga, yung nandun yung fear na pag hindi niya alam eh yung challenges, no, alam niya yung mga challenges na maaring dumating, natatakot siya na hindi ko kayanin, no, like yung mga kahihiyan or rejection na maaring
kung masubukan. Okay, ngayon po ay magsasite ako ng mga tao or mga example, no, mga famous people na ni-reject po sila or pinahiya sila, napahiya sila or minaliit, no, ng kapwa-tao nila. Pero dahilan dyan ay hindi pa rin sila natakot. Fear did not consume them and it even made them stronger than ever. Yan. Okay, so ngayon, ito po, no, magsisite ako ng mga sikat na mga tao na dahilan sa kanila ay na-build, no, o nagawa ang mga halimbawa, kagaya ng Disneyland, no, o Disneyland na up to now, pinapakinabangan at ine-enjoy ng lahat ng tao sa buong mundo, no? Okay, halimbawa, no, umpisahan natin yung mga sikat na tao na nagdanas ng mga pag-aalimura o kahihiyan, no? Pero hindi yon nagpahinto sa kanila upang gawin nila o ituloy nila ang kanilang mga pangarap. Okay, halimbawa, si Walt Disney. Siguro kilala nyo to o yung hindi naman nakakakilala kay Walt Disney, alam nyo ba na siya yung dahilan po sa kanya ay nagkaroon ng Disneyland, siya yung nagtatag ng Disneyland, no, o nakadiskubre ng Disneyland. Okay, dahilan kay Walt Disney. At dahil sa kanya, no, nga pala, yung Disneyland nga pala, nandyan yan sa Amerika actually nag-umpisa. At meron na rin yan sa Europe, yung tinatawag na Euro Disney, of course, sa Japan, Hong Kong, ewan ko lang kung meron sa Singapore. Hindi ako sure, no? Pero yan po, yan yung mga countries na may Disneyland at talagang ine-enjoy po yan ng mga tao sa buong mundo. Yan. At kumalat na yan sa buong mundo. Ang Disneyland, isa itong theme park na napakaganda ng mga rides. Tapos, yung mga maraming cartoon characters na nandyan, no? Si Walt Disney, siya yung founder ng Mickey Mouse, no? Na kumbaga, siya yung talagang original character ng Disneyland. Alam nyo ba na minsan sa buhay niya, ang trabaho kasi ni Walt Disney, siya po isang animator. Yung animator, yung nagdo-drawing ng mga cartoon characters, no? Yun yung trabaho niya. Alam nyo ba na minsan sa buhay niya, siya ay pinaalis sa kanyang pinapasukan, no, bilang empleyado, no? Nagtatrabaho siya as an animator, pinaalis siya. Kasi sabi ng kanyang boss, wala raw kwenta yung mga gawa niya o yung mga dinodrawing niya. Wala daw kakwenta-kwenta, ang papangit daw ng mga ideas niya. Pero alam nyo ba, sa kabila nun, ano, hindi siya pinanghinaan ng loob. At yung kahihiyan na yon na dinanas niya ay lalong, alam mo yun, nagpatapang sa kanya. Hindi yun pumigil sa kanya para ipagpatuloy niya yung kanyang mga ginagawa na pagdodrawing. No, yung mga naiisip niyang mga idea, no, na napakaganda ng mga drawing na ginagawa niya. Kagaya nyo, na-invento niya si Mickey Mouse, no? Nung bata pa ako, sobrang sikat niyan, si Mickey Mouse, no? Siya yung gumawa niya, ganun din si Donald Duck, yan, si Minnie Mouse, at marami pang iba. Pinagpatuloy niya, at alam mo, ginawa lang niya ito sa loob ng kanyang garahe. Biro mo yon, sa isang garage, dun yan nabuo, yung mga Walt Disney character na yan. Biro mo yon, kung halimbawa, naniwala siya, or naging balat sibuya siya na dami, actually kung aalamin mo yung kanyang mga karanasan, itong si Walt Disney, kung aalamin mo, sobrang ano, ang dami niyang mga pagsubok at mga challenges na pinagdaanan, no? Pero yun nga, hindi yan nagpahinto sa kanya. Okay, so biro mo kung tumigil siya, no, hindi na niya yung ginawa, yung pagdodrawing or pagiging isang magaling na animator, wala na tayong ine-enjoy ngayon na Disney World or Disneyland. Isa pa, no, si Oprah Winfrey. Actually, si Oprah, madalas siyang paalisin, no, dun sa kanyang mga pinapasukan. Siya po isang naging reporter. I'm sure kilala niyo si Oprah.
At dahilan sa kanya, ang reason po bakit siya madalas paalisin doon sa kanyang pinagtatrabahuan, kasi nakitaan siya ng kakaibang emosyon sa kanyang mga sinusulat. Parang nakita nila na ang weirdo. Parang ang weird naman itong si Oprah. Parang ganun. So all the time, wala si Baka. Ganun. Pati yung pagre-report niya, yun, madalas siyang sibakin. Kasi hindi gusto yung style ng kanyang pagre-report. Pero dumating ang panahon na siya yung naging pinaka-influential na mayaman. Siguro naman alam niyo yung Oprah Winfrey Show, di ba? Na grabe doon, pati sila, yung mga sikat na mga personality sa buong mundo, ini-interview niya doon at napakasikat talaga yon. Hanggang siya yung naging, siya yung naging famous African Black American during her time. Ngayon nga lang si Oprah medyo nag-retire na, kaya hindi na natin siya nakikita. Pero kung makikita mo yung mga show ni Oprah, ang gaganda at very inspiring and inspirational. Yan. So ngayon, ang pinag-uusapan natin ngayon, yung mga sikat na mga personalidad na nagdaan sa mga matitinding pagsubok. Okay, isa pa, no? Lahat kayo, kilala nyo si Elvis Presley. Ako, talagang kilalang kilala ko to dahil napakasikat nito. Up to now, sikat na sikat pa siya si Elvis. Napakagandang lalaki, ang ganda-ganda ng boses, ang galing-galing mag-perform. Alam nyo ba, minsan pala yan si Elvis ay nag-perform siya sa Nashville Ground. Isa po yung concert, no? Sidekick lang siya noon, no? Hindi pa siya sikat. Pagkatapos niyang mag-perform, ay nung pagbaba niya, sinabihan siya ng hall manager. Sabi sa kanya, ang pangit naman ng performance mo na yan. Alam mo, hindi ka, ang pangit mo kumanta. Yun ang pinagsabi, yung gandang ganong boses, pangit daw ang boses. Sabi nung hall manager, alam mo, ang gawin mo, bumalik ka na lang sa Memphis. Kasi si Elvis Presley, taga Memphis pala siya, no? Bumalik ka na lang doon at mag-drive ka ng truck. Kasi dati pala siyang truck driver. Yan si Elvis. Yan. So, siguro kung pinaniwalaan niya yung pamimintas sa kanya, eh di wala na. Takot na yan. Hindi na ulit siya magpe-perform. Kasi hindi naman pala ako magaling. Pangit naman pala ako mag-perform. So malamang, hindi na siya nag-perform. But still, hindi siya nakinig dun sa mga pag-aalimura sa kanya o pang negative words na kanyang natanggap. Hindi niya yung pinakinggan. So malamang, kung pinakinggan niya yun, di walang Elvis Presley. Wala nang legend na Elvis Presley ngayon. At nandun na lang, namatay siya na nagda-drive ng truck dun sa Memphis. So biro mo yun. So, magandang quality yung maging fearless ka din maniwala ka sa iyong sarili. Isa pa, si Thomas Edison, no? Isa rin to sa napakagandang ehemplo ng isang taong hindi natatakot na sumubok, no? At mabigo, no? Alam niyo ba na si Thomas Edison, siya yung nag-imbento ng ilaw o yung mga light bulb? Minsan nagtrabaho pala yan, no? Si Thomas Edison, tagal na pala ng Western Union, no? Nagtrabaho siya sa Western Union noong 1867. At talagang mahilig siyang mag-experiment. Doon pa pala, bata pa siya, mahilig na siyang mag-eksperimento. Ang nangyari sa kaka-experiment niya, natapunan ng asido yung buong floor. So dahilan doon, naku po, nahuli siya ng boss niya. Terminate siya, tanggal siya sa trabaho. So, ang ginawa niya after that, gumawa na lang siya, nag-experimento na lang siya sa bahay niya. No, kasi tinanggal siya sa trabaho niya, then nakatapon siya ng asin, biro mo buong floor, no? At alam niyo ba, no, di nag-experimento si Thomas Edison. Alam niyo ba how many times siyang nabigo sa kanyang pag-eksperimento para makagawa ng ilaw? 10,000 times. Biro mo yun, 10,000 times siyang nabigo. So, kung kayo kaya, no? Biro mo yung 10,000, 10,000 sa Tagalog, ah.
Kung ikaw kaya, baka 5 times ka lang napahiya o na-fail sa pagluluto, let's say, o baka 10 or 100 beses ka, may tinatry kang ini-experiment na, ano, na recipe. Siguro, 100 times kang, ano, pumalpak eh. Sigurado, sabi mo, ay, ayoko nang maging cook o maging chef. Mag-ano na lang ako. Anong ibang profession na lang. So, kung anong profession na lang siguro yung papasok ko, hindi ako para dyan. Pero kasi si Thomas Edison, passion niya yun eh. So, pinagpatuloy niya yan. No? Yung kanyang passion na ito. So, can you imagine kung halimbawa, walang light bulb na naimbento noon si Thomas Edison, edi malamang ngayon, wala tayong ilaw na ine-enjoy. Siguro, sa gabi, gumagamit pa rin tayo ng kandila sa gabi. O, biro mo yun? Tapos sa araw, ganun pa rin. Walang ilaw, walang ano. Hindi natin may enjoy lahat yun. Ako, ang daming tumatawag naman ng mga ano natin, mga client ng Golden Treasure. Ang daming mga barangay na gustong magpakandak ng seminar. So, medyo naantala yung ano natin dito pagpo-podcast. Tumawag na yung Pasay, ganun din yung Pasig. Okay, so okay, balik po tayo. Pati yung Senate of the Philippines, tumatawag, sabay-sabay. Nakakatawa naman. Anyway, mga blessing ito. Okay, so ina-appreciate po natin ito. Ayan na. So, yun na nga, nasa na ba ako? Na kay Thomas Edison ako. So, pasalamatan natin, ano? Medyo nadedistract ako kasi tumatawag yung mga company na gustong nakahilera na at magpapaseminar sa Golden Treasure. Salamat po ng marami. Okay, so... si Thomas Edison, balikan ko yan. Biro mo kung walang Thomas Edison, wala tayong ilaw na ngayon ay ini-enjoy no, sa ating lifetime para na halimbawa itong mga ilaw no, wala tayong nagagamit ngayon. Okay, marami pang mga tao kagaya ni Steve Jobs, Lady Gaga, Bill Gates, Albert Einstein, marami pang iba. Lahat po yan, dumaan po yan sa failure o mga pagsubok, pero hindi sila natakot at naniwala lang sila sa sarili nila na tama ang ginagawa nila at mararating nila ang mga pangarap nila nang walang takot. Kaya sila ay, nagtagumpay sila ngayon. Yan. Okay, so... medyo, dahil nga so wala naman tayong guest ngayon, ay ito na lang po, magpapaalam na po tayo at salamat po ng marami no, sa inyong panonood at pakikinig. At sana po ay may natutunan po kayo sa aking mga tip na i-share ngayon sa araw na ito. At para patuloy pa kayong makakuha ng mga tips na kagaya nito, ay mag-subscribe kayo sa aming Facebook page, Golden Treasure Skills and Development Program. And of course, dito sa Filipino World Channel. At ilike nyo po and follow ang aming YouTube channel. At upang matuto ng mga produkto na nais nyong inegosyo, ay puntahan nyo ang aming website, www.goldentreasureskills.ph. At ang aming mga telepono, 0947-288-8719. Isa pa, yung 0917-533-2105. Ganun din ang landline, 7587-4746. At kung nais nyo magpabook sa aming mga trainings, yan, kontakin nyo lang po yung mga number na yan. At ito po ang inyong lingkod na bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Nga pala, nais kong batiin si Miss Lani. Thank you for watching. Okay, nasa na yung ating team dyan, Miss Lani, ha? Okay, so salamat po ng marami at mag-ingat po tayong lahat. God bless us all.